Hey guys, barang alis yang lah. Kalau labas ko lang, buti walang ulan. Pero makulimlim ang kalangitan guys. Pupunta ko ng G-Mall. Dito maglakad naman ako. Tapos kakain ako ng tanghalian. Tapos sasakay ako ng bangka. And then, sasakay ako ng jeep, puntang G-Mall. Yan lang guys. Mayroong magandang ano dito eh, kainan. Dito lang. Sa tapat ng Lady Gaga. Ayan, Lady Gaga. Dito kain guys. Tapos may saging dito. Sarap. Kain! Anong ulam? Ito, ang sarap. Tilapia. Ito. Sita. Kung sa may isa gulin eh. Gusto kasi may prito niya. Kani siya magatagi ako ng puso. Ulam. Sarap, ang daming ulam ha. Ito. Dalam na ko. Sigang. Sigang na pangas? Pangas. Okay. Okay. Isa lang. Isa. Isa gulay. Gulay muna tayo ngayon. Isang rice, isang gulay. Kaya mo tayo. Yes. Kaya tayo. Ito na ang mga lalay. Gulay na soup tayo. May sine. Wow. Salamat gulay. Balay lang. Tapos ako. Ayan ang bangka namin. A few moments later. Tapos ko lang kumain, tapos sumakay ako ng bangka papunta rito sa downtown. At ako'y pupunta ngayon sa G-Mall or Gasana Mall. Maghahanap ako ng salamin, maghahanap ako ng burrito kong t-shirt or polo shirt. Doon ko ito binili sa G-Mall eh, sa kailang department store. Kaya mo, medyo sumisikip na. Kala ko sumisikip sila sa kakulundre. Wala, lumaki pala ako. Kaya na, kompleto tulog, siyempre. Sa pagkain. Kaya medyo nag, ano na ako, reduce ng kanin. Talagang one rice na talaga. Or pwede nga lang, lahating rice na lang eh. Malaw sa umaga, oatmeal ako. Kung nakakain ako ng rice once a day, hindi na ako kakain sa gabi. Aking diet lang, tuloy lang yun. Malapit na mag-Ramadan. Papasting na rin ako pagdating ng Ramadan. Kaya kailangan masanay na yung sikmura ko sa kunti lang kinakain. Ngayon pa lang, tinitraining ko na sikmura ko na kunti lang kinakain dahil na pag-Ramadan, eh, talagang wala kami kain maghapon. O buwan ng pag-ayuno, kandang benefit sa katawan namin. Malaki kasi ang bliss pag nag-fasting ka sa holy month ng Ramadan. Meron pa lang tumaok sa akin kanina guys, di ko napansin. Nag-init kasi ako, nakatulog siguro ko noon. Mga 10 o'clock, masado na. Isang BPO company. Pinapareport ako for interview today, 10 o'clock. Wala na, kisiyang ako, laso. Kasi pag nag-edit ako, nakahiga ako. Habang nag-edit, para kung naantok ako, pwede akong matulog. Dati nakaupo, so lang, ganun din, pag nakasandal ako sa dingding, tulog din. Naka-headset ako, gamit ko yung aking wireless headset. Ang ganda gamitin guys, hindi ko na ginagamit sa labas yon. Ang ginagamit ko na lang, yung ganito lang. Ganyan. So, pagka ginabit mong ganyan, ganyan ako. Yeah. Ito, nandito yung yung microphone yan. Microphone yan. Pwede ito sa mga nag-cover ng kanta. Pero yung sa editing ko lang ginagamit, yung wireless. Maganda sa editing guys. Mahina kasi sa pag ginawa mo mic. Hindi ka tulad ng mic na ganito, kaya yung kinakabit ko dito sa t-shirt tapos may receiver. Kaso lang nawala yung mic, mahulog ko siguro yun nung sumasakay ako ng jeep noon. Kaya rin pagkulangan sa sasakyan, talaga ng sariling sasakyan. Kaya baka may gusto mag-sponsor sa akin dyan. Ang laki naman sa sasakyan. Nakunin ko yung Fortuner dun sa Cavite. Wala nagdadrive dun eh. After 5 minutes, ay alis ako rito, pupunta lang ako ng C-Mall. At pagdating doon sa G-Mall, siyempre ikot-ikot. Maghanap ng reading glass. Naging kuha na kasi dati doon, wala akong dalang targada. Ngayon naman wala rin din. Wala rin. Inquire lang uli. Daming doon, optical. Gusto ko lang mag-shoutout guys sa mga viewers ko, followers. Una ko yung shoutout si Mr. Ronnie Rubio ng USA. Shoutout, sir! Lagi siya nanonood sa akin. Ganun din kay Teacher Miguel. Salamat, sir, sa always na pagpanood sa aking mga vlogs. Kay JD Lee. Shoutout din ulit ang aking mapamangkin, siyempre si Baciano ni ng Laguna. Ganon din si Baciano rin.
magkapatid John, si Ma'am Carol ng Malabon City. Siya yung nagumagawa guys ng mga cake, made to order, kung gusto nyo order, gusto nyo mag-design, sariling design, sabihin nyo lang sa kanya. Sa abot kaya guys, magaling siyang gumawa ng cake. At ano siya, nag-offer din ng mga catering. Saan nag-mall show siya, mostly Vista Mall yan. So follow nyo siya sa kanyang FB channel at ganun yan sa kanyang YouTube channel. Shout out din kay Jim Tovira ng USA. Basta USA, hindi ko nabanggitin kung saan sa USA, basta USA. Siyempre sa pinsang ko, si Ate Lucy at Bob. Kumusta na kayo dyan? Awa, maganda ang inyong buhay dyan. Sa USA, baka naman. Ito ay pinsan nyo. Baka pwedeng bumisita dyan. May kong kamag-anak sa Canada, si Auntie Flor. Auntie Flor, Ogdok. Shout out sa inyo. Dadako naman tayo sa Australia. Gusto ko lang i-shout out ang mga taga-Australia na taga-amin din sa Barrio Patong. Carmen Laughlin. O Carmen Constantino Laughlin. Siya yung tinutuloyan ko pag minsan sa ulang kapo nung mag-di-off ako. Doon ako sa kanila nagpapahinga. Kaya nga, ang asawa nun yung Amerikano. So alam mo naman pag-Amerikano ang asawa, di, mahilig sa mag-pasalpas siya. Pinapatawa ko doon sa bahay nila. Sa Longa City yun. Shout out at saka yung pamahan ko sa Medellin dati sa trabaho, si Chris Dalida. Shout out Chris! Sinsa ka na, diyan ako nakabalik dyan sa Longa City. Yung sinamahan niya ako, nahanapin yung dati kong tinatrabahoan sa hardware. Hanap talaga namin sa Longa City yung ang dati kong amo na nagmamayari ng Diamond Hardware. Kung di na namin nakita. Siguro patay na yung amo ko na yun. Mga anak ko lang, mga po na lang dadala yung nagmamayari siguro ng kanyang hardware. Pero hindi ko na nakita doon sa dati nilang pwesto. Ikot namin yung buong magsayside ride. Nung araw, nililakad lang namin yung tando sa loob ng base o sa gate, tinatawag lang gate. Doon yan, sa, ang kanilang hardware na sa Gordon Avenue. Di na namin makita. Dati nakita ko yun nung nagbakasyon ako ng 2007. Na ay nakatatak pang ano, Diamond Hardware. Pero sarado. Kasi nga nagpunta ako doon Linggo. Day off kasi yung paglinggo. Namimiss ko lang kasi doon ako mula talaga nagtrabaho. Hindi pa ako high school graduate noon. Walang pala ako. Third year high school pa lang ako noon. Magtrabaho ako doon. 1978-79 ganyan. Mga ganyan mga taon. So, it's a memories na lang na nakatrabaho ako doon. Natuto ko sa pag-salesman nga. Pero nag-umpisa ako sa delivery boy ganyan. Tapos na format ako, nagiging bodigiro. Warehouse man ka nga, napagkatiwalaan ako ng insik, maraming pagsubok ang binigyan sa akin, na ang dami ang mga pinapain sa akin na hindi ko naman nakatalo, ikaw nga. Ang mga insik ka, ipapainan ka pag gusto ko nilang tumagal sa kanila. Mga ilang bihis ako napainan doon. Ang unang pain sa akin doon, yung nagdidilig ako ng hollow block. Kasi ang hollow block, pagbagong deliver, ano kasi yan eh, madali siyang madurog ba. Didiligan, teknik pala dyan, dinidiligan pag madaling araw yung turo sa akin na insik. So nagdidilig ako ng madaling araw doon. Maaga kasi ako nagigising kasi nag-exercise nga ako. Nakita ko ang daming pira doon, nagkalat doon sa mabandang basurahan, papuntang labas ng gate. Sa tingin ko kagabi dito, mga tricycle driver na naman ang magparada dito ng tricycle. Baka nahulog sa kanila to. Wala akong idea kung sino makaano. Yun lang ang duda ko, tricycle. Yung na-drive, baka sa kanyang pira yon. So kinuha ko lang, binigay ko doon sa kasambahay ng aming among insik. Binigay naman niya sa among babae. At sinabi niya tayo doon sa kanyang asawang insik talaga, pure insik. Kasi ang asawa nun, Cavite, Tagalog. So yun pala, ikwininto ko yun sa mga kasamahan ko na may tatrabaho din sa hardware. Ang sabi nila, yun yung pagsubok daw kasi ibig sabihin na gusto ako ng insik, gusto niya akong tumagal sa kanila. So sinubukan ako doon, hindi naman ako kumagat. Masaya ako nung nandun ako sa Longa City dahil nga doon ko naranasan na talagang hindi talaga siguro ako kumbaga sa hindi ako nahilig. Pero sa Longa City ang daming bar doon, ang daming beer house o kabila-kabila sa magsaseprin. Tapos nagtrabaho pa talaga ako bago ko nag-hardio, nagtrabaho talaga ako sa beer house, sa club, local club. May mga Amerikano din pumapasok. Malis na lang ako doon kasi gabi-gabi may trouble away talaga. Babatuan ng bote, suntukan, mga customer. Gulo, ayaw ko ng ganung trabaho. Medis pa doon. Tapos, marami ko na experience doon guys. Talagang, hindi siguro sa tugo ko na talagang
maakit o ma-addict sa inom. Kasi nga kung totoosin, kung gusto ko lang uminom talaga, doon pa lang sa iba, sa murang edad ko, matukso na akong uminom dahil open lang ng beer, open ng inuman dahil ano yun, Longa po City na eh. Pero hindi talaga, hindi ako nasanay sigarilyo inom, hindi talaga. I try once, twice, maybe like that, and then matindi talaga ang aking paninindigan na sabi ko, pag ang aking amay kumbaga sa ano sinabihan niyo kasi ako ng aking ama na pag nakita mo akong umiinom saka nakiinom yun bang makikiinom, makikiinuman sa mga standby na sa amin kasi di ko naman nakita sa ama ko eh, lagi lang sasakahan kaya ako di ako pumupunta sa mga party-party talaga at saka bawal sa amin okay, atin ka ng mga party na may party ay nga ako isang Muslim na bawal din sa amin ang inom. Kung ako Muslim talaga hindi ako nasanay na nga. Nahiya ako. Pag inalok ako hindi ako nainom. Hindi naman talaga ako manginginom. Hindi ako kayang alipinin ng mga espiritu ng alakayan at saka yung sigarilyo na yun. So hindi talaga talaga sa akin na nalilinya siguro yan. Pati yung sugal. So guys, sana bye bye kayo lagi sa aking channel. Kuha kayo ng pulot gata sa akin kahit pag ganito lang ang aking channel. Mayroon kayo mapulot gala. At one... very soon, mag-conduct ako ng mga tutorial tsaka yung mga knowledge ko na pwede kong share sa inyo. So yun lang guys, at pupunta na ako ng gym mall. Hello guys, nandito na ako sa gym mall. Papasok na ako sa loob guys. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito ako ngayon sa guys, ano mall? O gym mall na tinatawag. Dito sa 4th floor open air area. Yan o. Kaya tinawag na open air kasi open yung lugar dito, makikita mo ang buong kapaligiran, napakaganda. Ayan guys, oh. O diba? Ingat lang sa camera, baka maraglat. At doon mo pupulot niya sa ground floor. At pagbaba mo, wala na yan. Hindi mo na makita. Kasi hiwa-hiwalay na yan. Ayan, oh, makikita mo yung mga building sa kabilang kabilang area. Ayan, oh. Yung mga building na yun, yung Euro Tower. Yung Euro Tower na yun, yun yung landmark na papuntang atas yan. Kasi gagaling ko lang doon sa Dunkin' Donut. Pili lang ako ng coffee. Tapos, pumili ako sa bakery. Yung kukuha ka ng tray, kukuha ka ng clip. Mamili ka ng tinapay gusto mong bilhin. Karamihan dito sa mga mall, may ganun eh. Tapos, pipila ka sa counter. At babayaran mo ang iyong mga binibili. Ang binili ko doon ay lipit at saka binangkal. Order ako sa Dunkin' Donut ng Broad Coffee. Take out. At doon ko kinain sa standing table, yung nakatayo lang ang mga kakain. Meron dito sa Gmall eh. So ganda kasi puno yung malamisa sa ano, Dunkin' Donut. Kaya ayaw umupo doon. Wala na mupuan eh. So nakainom ng kape ang iyong tatay June. At ngayon eh, pumasok na ako sa mall kasi para kong bumili ng t-shirt. Or ganito, polishirt. Para gamitin ko pag nag Jumu'ah prayer. Pag nag Jumu'ah prayer kasi kami kailangan ng polo or t-shirt na cover ang shoulder na hindi labas ang yung mga braso masyado o yung shoulder nga. Kasi nagsikipan na yung mga damit ko. Kasi medyo lumaki na tayo guys kasi kompleto natulog. Pero wala akong napili doon eh. Halos may ano na ako lahat eh. Ang dami na akong mga t-shirt kasi doon na masikip na eh. So, ang size ko, bumalik na yung size ko, large. Yun talaga ang size ko, nang sumidilis pa. Eh dati, nasa call center pa ako, medyo mla ang t-shirt ko, maluwag pa nga. Misan, small. So, ngayon nga, laging puyat. So, pumunta ako doon sa department store nga, namili ako ng mga t-shirt. Ganda mga kulay. Lahat ng kulay nandun. Pinampot ko na nga, mga 6 siguro, 7 kulay. Tapos napagtanjo ko, kinumpute ko, kulang yung pira ko kaya binalik ko. At tumingin ako doon sa salamin, yung ang reading glass, mahal na. Wala naman tayong ganong kalaking pera. So tumingin lang ako, at least alam ko na, medyo mahal. So guys, pinasaya ko lang kayo guys. Kasi nga, pag napasaya ko kayo, masaya na rin ako. So ngayong araw na ito, gusto ko lang kayong mapasaya, kaya nagpunta ako dito sa Gmall. At wala akong ma-interview guys. Wala akong makita dito ang makilala ko or sino man yung gustong interviewin ko. Kaya lamang bigla ka na magtawag.
tulad dito, may bata. Ayun o, nagtaguan sila. Ayun o. Eh, hindi ko naman pwede abalahin. Janti yun eh. Parang naglalaro o meron silang pareksahan. Hindi ko alam. Ayaw ko makialam. Ito yung ano, hindi nakabala. Kunwari, nag-iisa, nag-iisip, naghihintay ng boyfriend, girlfriend, ganun. Gusto kong interviewin mga ganun. Tatanong ko kung sino hinintay. What's your name? How old are you? What do you do for a living? Mga ganun. Pero Tagalog. Hindi ko English yun. Baka mabasa naman tayo. Suli sa taas oh. Meron siyang, parang ano ba yan? Parang, ah, ano siya? Yung parang signal ng kwan. Ah, ba tawag ng signal sa ano? Mga cell site. Cell site, yun o. Tulis. So, kaya may ano yan, parang gumaganong ilaw paggabi na para malalaman ng mga nasa taas, mga aeroplano, mga helicopter na ibig sabihin may ano dyan, may nakalagay. Di pwedeng sagian o matandog o mabanggain. Pero ngayon, wala pa. Maaraw pa eh. Sale set pala sa taas ng building pa. Mahalang bayad yan. May kwento ko pa sa inyo guys. Yung kasamahan ko dati sa Abu Dhabi, yung kanilang lupa, bandang bundok yun eh, lupa nila. Tinayuan ang sale size ng isang kilalang ano company. Isang kilalang company, hindi ko na mabangkit na pangalan kasi bawal mag-promote dito na hindi nagbabayad. Bawal sa YouTube. Kailangan magbayad. Kaya pag mag-promote ka, kailangan sabihin mo, ah, this is not paid. This is not sponsored by so ever. O by ganito ganyan. Kasi nga, ay mahigpit ang YouTube. Ganun guys, sa madaling salita, yung lupa nila, ginawa silang, o tinayo doon yung malaking sale site at binabayaran sila ng 30 million in 10 years contract. Biro mo yun, 10 million? Kaya biglang resign yung kasama ko. Kontrata kasi yung guys, after 10 years, kung gusto pang ma-recontract, another 30 million na naman. Siyempre. O baka tumaas pa. Kung successful yung pag ano ng sale site, diba? Not bad. Which is not bad, diba? Sana all. Yun ang hinahanap natin. So yun guys. Sana all. Magkaroon ng kontrata rin ng gano'n. Pero 30 million? Not bad. Makakabili ka ng isang Innova, isang Raptor. Diba? Diba? Parang nanalo ng loto ron. Instant money. Postila ng sales set ang tinayo na sa lupa mo. Diba? Swerte-swerte lang talaga ang buhay guys. Kaya ako naman dito sa Mindanao, naghintay rin ako ng swerte ko para malay mo, may swerte talaga ako rito. Gusto ko lang ba i-shout out Sir Chito sa Pontina. Sir, nandito pa rin ako si June Khaled Garena. Baka gusto mo akong isigan interview, if you have chance. Mag-chat ka lang sa akin, sir, kung kailangan mo gustong magpaturo sa akin ng Arnis di Cadena style. Style ko sa Arnis. Kasi nga, para magkaroon ako ng signature, diba? Kaya ang pangalan ng King Arnis, Arnis di Cadena. Parang Cadena, lugtong-lugtong, diba? Pag tamaan ka sa kaliwang tenga, automatic, kanan tenga, sentido, panga, balikat, tiyan, paa, o mga tuhod at paa. Mga kombinasyon ba? Pagpikit mo, limang tama. Pagbuka ng ano mo, mata mo, limang tama, sampo agad. Kung kaya mo i-deliver yung 12 strikes in 2 seconds, ay napakabilis mo na nun. Practice lang kailangan nun. Para si Pacquiao, di ba? Bilis ang kamay. Para makinilya. Parang gano'n, practice lang. Makes perfect according to Bruce Lee philosophy. So ganun guys, medyo wala ng araw at dumilim lang ang kalangitan, baka umulan. So ganun guys, uwi na ako maaga kasi ang dami pa kong gagawin sa bahay. Tama man tayo, para tayong pamilyado, walang pamilya. Mayroon pang nag-aabang doon sa payari ng Boarding House. O ano doon, basta na, nakapasok na ba? Natanggap ka na? Mas concerned pa sa gusto talaga akong makapagtrabaho. Pahinga man ako ng konti. Nag-i-enjoy lang ako sa life. Di ba pwede magpahinga man ng konti? So guys, di mo na ako mag-job hunting ngayon guys. Mga maybe next week. Kulang pa ang aking pinag-aralan tungkol sa aking mga interviews, sa aking typing nga. Gusto pa akong makadami. O gusto ko pang bumilis ang aking typing skill para pag pumasok ko sa makabalik pa akong call center at least half sign na, masaya pa.
So gusto ko lang i-shout out ang aking mga pamangkin sa Leyte, si Randy, Brenda, Basie, yung magkakapatid yun. Sa aking bunso nila, Ronnie, na sa Maynila. Ipanalangin si Jericho, yung asawa ni Brenda na gumaling na. At lagi kitang sinasama sa aking mga panalangin. At kung gusto nyo mag-apply pala guys sa call center, Cebu na lang kayo mag-apply guys. Kasi nga dito sa Davao, medyo malayo diyan sa Leyte. Mas malapit kasi sa Cebu at saka mas maraming hiring talaga doon tungkol sa call center. Alam ko kayang-kaya ng anak ni Jericho at saka ni Brenda yung mga interviews. Tinuro ko na sa kanya mga basic, kung anong may tinatanong, mga baguhan. So tandaan mo lang yon, be yourself lang. Saka yung English, medyo practice-practice ng konti na hindi mabilis, hindi mabagal, understandable, at saka konti practice sa typing. Mayroon kang kahit lumang computer lang o laptop, practice mo lang yung kunting typing. Kasi may last couple of weeks, mayroon ngang ako dapat na interview sa Cebu. Lahog na kalagay doon, BPO company. Eh hindi nga ako naka... O hindi ako nakapag-report kasi nga, diba nag-inquire ko ng aeroplano, mahalang ano, ticket eh. But, so ganun guys, ganun pala Jericho, Brenda, pagkasabi sa anak nyo na mag-apply sila doon. At alam ko, qualified talaga sila. Kasi college graduate eh, mga anak ni Jericho at ni Brenda. So, kayang-kaya nila yun. Pag yung dalawang mga anak ni Jericho at ni Brenda makapasok doon, eh, malaking tulong yun sa kanilang mag-asawa. Kami kasing mga doon, mga BPO companies. Tsaka malapit yun. Just in case, mas malapit kaysa dito sa Davao City. So, yun guys, ang payo ko lang. At God bless. At sana makakita na ng trabaho. Or either dyan sa Tacloban kung may nag-open dyan ng mga BPO companies sa malapit din sa atin. Ngayon guys, yun namang dito ang nagme-message sa akin dito sa Davao City, magtitake pa ako ng tatlong sakay eh. Kaya nagkalanganin ako magpa-interview doon eh. Baka matanggap ako eh. Kaya naman di ko atinan. Tatlong sakay. Di katulad nung sa dati kong kumpanya, isang sakay lang. Tapos, it takes 15-10 minutes nandoon ako. Kasi isa lang ang branch sila. Eh dito, BXI, lima ang branch. Saka ilagay yung ka. So, malaking kumpanya kasi yun, BXI, kasi kaya malalaki ang kanilang pasildo. Gusto ko lang palang i-ano, i-shout out yung kaibigan ko na kababayan ko pa, si Myla. Hello Myla, sa BXI, di ko na makita yung buong pangalan. Shoutout kay Myla, hayaan mo at pagka-apply ko dyan. At kita-kita tayo pag nakapunta ako. Maganda dito kayo magtrabaho sa Davao City. Or sa Cebu. Sa Cebu, malaki din Cebu, siyempre. Hindi ko lang kapisado ng buong Cebu. Pero at least, marami din mga dikit-dikit na mga kainan doon nung na-experience ko nung dumaan ako sa Cebu. Jack pala, shoutout. Marto ko sa Medellin na naging manager ng FERC gas station. Nakita kami, may vlog kami noon. Nakita kami na may branch silang binuksan bago dito sa Davao City. So, congrats, sana dumami pa ang inyong kwan, station ng mga gas. But, mag-successful, maganda ang business, talagang, kasi padami na padami ang brands. Papunta na ang Maynila sila, sa Maynila meron na tayata silang dalawang brands. So, shout out, Jack, Cebu City yun. Tsaka si CEO Arquezula ng Digos. Ay CEO, kumusta lang kambing natin dyan? Marami na bang anak? Pasya lang kita dyan pag dumami na. At alam mo na, wala pa tayong ano ngayon, budget. At saka yung pinsan ko sa Pindasan, Silso, sana di kayo piktado dyan sa baha sa Pindasan, kasi kita ko sa mga ibang vloggers na yung terminal ng Carmen ay ang taas ng tubig. So sana hindi kayo napektuhan dyan. Kung napektuhan mo kayo dyan, sana ngayon ay bumaba na ang tubig, kung maayos na, at naway ang mga kalsadang dinadaanan dati, sana dinadaanan na ngayon. Sino po ba ang aking mga i-shout out? Ay, aking mga kamag-anak, pinsan, pamangkin sa Maragusan. Lahat ng mga Karina family dyan sa Maragusan. Kumusta kayo lahat dyan? At makapasya din ako balang araw dyan. Pero layo talaga ng Maragusan. Malayo, may magkakutsi ako. At mag-ano ako dyan, magdala ako ng mga durian. At mga iba pang mga prutas na galing dito sa Davao City. So, panalangin nyo lang, magkakotse ako, kahit sikutan lang. So, yun lang guys. Siyempre, mga kasama ko dati sa Teleperformance Davao. O, Teleperformance SMCD branch.
lahat ng mga agent, ka-webmate ko, ka-setmates, mga supervisors ko, trainer, at lahat ng mga empleyado dyan na nakakilala sa akin, mga supporters ko dyan. Shoutout sa inyo. Huwag kayong mag-resign basta-basta. Baka magaya ka sa akin. Okay lang ako dahil nga kahit papano meron pa tayong madukot ka nga. Kailangan kasi ako mag-resign din nung kapanahon na yun dahil meron ako mga priorities. So, pag di ako ginawa, di ko nalakad yung mapapilis na dapat kong ayusin sa aking Ate Emma. Kasi ako lang ang dapat ang mag-ayos doon, o ako lang ang may time, o ako lang ang talaga nakakaalam. So, sacrifice na yun, at siyempre, para makita ko rin yung mausoleo ni Loy. So guys, yan naman na guys, ate, ako'y uwi na dahil nagbabadya na maulan. So yun lang muna vlog ko sa una ito, dahil sa akin mag-like siya, mag-share at mag-subscribe sa akin channel, John Khaled Cadena. Ganun din sa kalawang channel ko, John Khaled TV. At sa pangatlong channel ko, Big Time World TV. Bye-bye! Our love is a lie, somewhere begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.